Kahapon nga ay nag-1-on-1 kami ni Ashley. And dahil doon, mas napansin ko ang mga kakulangan niya sa offensive skill set na meron siya. And yun ang tatrabahuhin namin ngayon. Meron na siyang lakas, meron na siyang bilis, pero hindi nagmamatch sa skills niya sa footwork at ball handling, kaya hindi ito masyado nagiging effective. Kung mapapansin niyo doon sa 1-on-1 namin, ay madali ko siyang nadepensahan. It's because maraming details ang hindi niya pa masyadong na-i-apply. Kaya sa ensayo namin ngayon ay dadagdagan ko na ang footwork niya, which is the step-step cross. Ang training ngayon ni Ashley, kailangan makagalaw na siya na madami. Kasi napansin ko na nag 1-on-1 kami, medyo bitin galaw. Kulang. Kumbaga, merong limit lang. So ang goal natin ngayon, since maganda na yung drop niya, maganda na yung footwork niya, kailangan makagalaw na siya. Kumbaga, marami na siya options, magkaroon siya ng maraming combinations. So ngayon, paggalawin natin siya na madami. Nagawin natin yung step-step cross. Start ka sa middle ng cone. Push. Ito yung step-step cross kasi you'll make two steps before ka mag-cross. So medyo similar siya sa drop. Kasi yung drop, ito yung footwork niya. Yung step-step, parang ganun din, pero dito sa side. Okay? Get me? So ang difference on yung drop, pag ginawa mo siya, patake forward. Yung step-step cross is you wanna go side. Side. Okay? Side. Now, yung unang step will be here, katabi ng nakaland na paa. And then you extend this one, you push. Push. Pag-cross mo, land mo doon sa katabi na nakaland na paa. Push, so you will stay in the middle. Ito, yung cone, nasa gitna mo lang yan. Okay? So try natin. So ito na nga guys, nag-ubis na kami mag-ensayo and mapapansin nyo na medyo awkward pa yung galaw ni Ashley. Kinakailangan nyo ito ma-master dahil pag na-master tong footwork na to combined with the drop, marami na siyang movements na maa-unlock. And very important na talagang matibay ang footwork ng isang point guard kasabay ng ball handling niya. At maya-maya nga lang ay nakuha niya na ng mas mabilis dahil in-explain natin talaga ng detalyado at makikita mo talaga kay Ashley na nakikinig siya. At dahil dito ay pina-full speed ko na sa kanya. Nice one! Nice one! Pag mas mabilis na, sa ako magka-count. Kaya mas mabilis, go! 1 2 3, nice one. 4, 5, nice one. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, magsa-second set tayo. Mas mabilis yun kesa kanina pero may mas mabilis pa dun. Okay, yun yung gusto kong gawin mo. So, pero good job. Nice one! Just imagine guys, magawa niya yung ganitong klaseng footwork. Yung talaga ma-master niya, hindi lang yung basta alam lang niya. Ang goal namin is ma-master niya yung footwork na to na para lang siyang nagsasayaw. Combined with the strength and speed ng legs niya, ay magiging grabe talaga yung offensive skill set nito bata na to. Pero syempre, it will take time, hindi yan madalian. Hindi yan kapag inensayo ngayon, magagawa na agad sa game tomorrow or next week. Ito yung mga tipo ng skills na talaga makakalaanan mo ng oras. Stop. So yun na guys, nagpatuloy kami sa ensayo and ito na, nilagyan ko na siya ng cone and medicine ball in front and ang goal niya sa unang cross niya ay umabot siya doon sa medicine ball. Makikita natin dito na talaga nagsastruggle si Ashley and from time to time na pagsasabi ako siya, napapagalitan ako siya dahil minsan natatalo siya ng pagod and yung focus niya nawawala. Good na ba yan? Kasi ang bagal nito eh. Yung pupunta mo doon, ang bagal eh. Bumilis ka lang doon sa cross na eh. Di ba, usapan natin, pag land nito, yun na yun. A-attack ka na. Pagdating doon sa kaka-counter. Ready? Come on, ready? Come on. Ashley, huwag ka masyado mag-isip. Relax lang. Relax lang. Push. Cross. Ready? Go. Go. Pero naiintindihan ko naman dahil ito yung klase ng movement na marami din talagang detalye. Sometimes you have to go slow and merong mga details na kailangan mong bumilis. And minsan, napagbabaliktad niya yung mga ganong klaseng pagkakataon. So, dito sa move na to, dun sa unang push, kailangan nakarelax ka. And then sa unang step, dun sa step-step cross, dun ka dapat mag-explode. And minsan nakakalimutan ni Ashley yun dahil sa pagod. And dun ko siya lalong pinupush. Dun ko siya lalong pinapag-focus and nire-remind sa mga detalye na dapat niya magawa. Ashley, wala akong binago. Pero nilagyan ko lang ng medicine ball, tapos medyo kinausap lang kita. Nawala ka na ulit. Dito pagod na talaga si Ashley. Pero ang training talaga namin is yung focus niya mailagay niya doon sa improvement na gusto namin makuha. So kahit na pagod siya, pinupush ko siya and dito mapapansin niyo na mas bumilis siya, mas tinamaan niya yung details and mas nagawa niya na mas maayos. Go! Nice one! Okay, good job.
Upo ka dyan, tapos makinig ka sa akin. Okay, Ashley. Nilagay ko tong medicine ball kasi gagalaw tayo, dadagdagan natin yun. Unti-unti. Okay? So let's say for example, I'm gonna give you one whole move. Yung one whole move, hihimayin ko yun sa lima na magkakaibang parts. Gagawin muna natin tong first part, second part, third part, fourth, and fifth. For example lang to ha. And then, i-coconnect natin lahat yun. That's what I'm doing right now. We started with the step-step cross. Pero hindi ko pwede ibigay sa'yo yung mga kusunod hanggat hindi maayos yung first part. So this is the first part. Now after the cross, sobrang dami kasing options nun. It depends dun sa magiging reaction ng bantay mo. Get me? Pwedeng after ng cross, iwan mo na siya. We go forward. Pwedeng after ng cross, nakasunod, pwede tayong bumalik dito na mabilis. Pero ito muna yung mastery natin. Which is yung una mong ginawa. Get me? So be ready. Kasi yung ginawa natin na yun, that's not yet the whole move. But sometimes, yung isang galaw na yun, effective na yun. Pwedeng wala nang ibang galaw. Pwedeng iwan na kaagad, pasok na tayo. Pero I'm giving you options. What if yung unang galaw mo na counter? Okay? Paano ka pipihit? So kailangan dun masana yung paa mo, yung ball handling mo, yung footwork mo, and mag-coordinate yung dalawa. Kasi baka meron kang galaw sa kamay mo na hindi makasunod yung paa. May galaw naman ikaw sa paa na hindi naman makasunod yung ball handling mo. So, kailangan parehas yun. Okay? Dapat united yung dalawa na yun. Okay? Na kapag gusto gumalaw ng kamay mo na ganito, kaya sumunod ng paa mo. So, yun nangyayari sa yun. I think, nagsistruggle ka kasi malakas legs mo, pero hindi makasunod yung ball handling mo. Or kaya ng kamay mo, pero nung pinagalaw ko na yung paa mo, na uncomfortable ka, medyo nalito na siya. So, yun yung tatrabuhin natin ngayon. Kailangan dumami yung options mo. Footwork. Get me? Alright, ready? So after nung step-step cross, ay ginawa kong dalawa. So step-step cross, then pinatake ko siya dun sa kabilang medicine ball, and dito mas nag-struggle na talaga si Ashley. Kasama na lang lahat ng pagod, sakit ng katawan. Pero dito, ang dinedevelop namin, again, hindi lang yung footwork, hindi lang yung skills, hindi lang yung ball handling, pero yung mentality, yung mindset na talagang lalabanan niya yung pagod niya, and hindi ma-divert yung focus niya dun sa pagod na nangyayari niya. And ang maganda dito kay Ashley, talaga nakikinig siya at gustong-gusto niya matuto. So kahit anong pagod, kahit anong hirap, alam kong kakayanin niya. At ito na nga guys, pagod na si Ashley. Makikita niyo talagang drain na siya. Dahil kasabay ng pagod ng katawan, syempre nag-iisip din siya because of all the details na ibinibigay ko sa kanya. So sa isang galaw na ginagawa niya, just imagine all of the things na iniisip niya, pinaperform niya. Talaga nakakapagod yun, draining yun. Hindi lang physically, but mentally. Ashley, huwag mo ihampas. Huwag mo igaganon. Step mo lang. Okay? Huwag ka masanay na every step mo. Ginaganon mo yung paa mo, ha? Come on, ready? Pero syempre, as a mentor, hindi tayo papayag na matalo siya ng pagod niyan o ng nararamdaman niya. Kaya pinush ko si Ashley dahil talaga may tiwala ako sa kanya. At eto na, ang last 5 reps na ensayo namin. Tignan nyo kung gaano kabilis ginawa ni Ashley and ano ang improvement na nakuha niya sa ensayo na to. Hanggat di mo nagagawa ng full speed, no count. Diyan ka hanggang mamayang gabi. Full speed. Nice one. Nice one. Good job. Push. Nice one. Nice one. Perfect. Nice one. Perfect. Nice one. Nice one. Perfect. Good job. Last one. Push. Nice one. Nice one. Perfect. Good job. At dahil dun sa sinabi ko na kung hindi niya ito matapos, abutin kami ng gabi, eh, sinaglit lang ni Ashley. Ibig sabihin, hindi niya nagagawa yung reps na kailangan niyang gawin, hindi dahil pagod siya, kundi dahil talagang natatalo yung isip niya ng sinasabi ng katawan niya. And the goal natin dito sa ensayo na to, and ako as a trainer, is talagang mas maging malakas yung mindset kesa dun sa sinasabi ng katawan. Kasi syempre, mapagod yung katawan natin, sasabihin, hindi mo na kaya. Pero pag yung mindset ang nagsabi na kaya mong gawin, sigurado lahat ma-achieve mo. And yun ang patunay na kapag matibay ang mentality ng isang player, eh lahat ng improvement makukuha niya. And yun ang nakita natin kay Ashley. Nung tumibay yung mindset niya, nung kinausap ko na siya, at yung focus niya na punta doon sa kinakailangan niya magawa, kita niyo naman, kayang-kaya talaga mag-improve. At yan ang lesson natin for today. Hindi lang yung mismong skills, hindi lang yung mismong footwork, kundi kung paano nyo i-develop yung mentality nyo, kung paano nyo itataas yung focus level nyo na kung saan ma-achieve nyo lahat na improvement na gusto nyo makuha. So, kailangan mo nga kasi maintindihan, Ashley, like nung nagsushooting tayo, kailangan mo maintindihan dito, or every time nag-insight tayo, napapagod ka, kailangan mo maintindihan dito,
is yes, mapapagod ka talaga. Kailangan before tayo mag-insayo, alam mo na yun. Alam mo na talagang masasagad ka. Para pag dumating yung time na masasagad ka na pagod ka na, hindi ka madidistract. Tingnan mo, nung nakinig ka, nung inintindi mo, sinaglit mo lang. So hindi mo siya magawa, hindi dahil pagod ka, hindi mo siya magawa dahil wala yung focus mo. Dahil kapag kinakausap kita, hindi mo talaga iniintindi. Kasi habang nagsasalita ako, nagsasalita rin yung katawan mo. Kaya para sa mga nanonood at sumasabay sa amin sa ensayo, I challenge you to have a stronger mentality. And makita kita tayo sa mga susunod na videos.